Mayong adlaw sa tanan, nata sa katulong simana nining bulan, September. Hapit kami mag sa kabulan sa mga inisikyo sa iligan. Anang no unong kapinupto kabulan sa tawag og pandemic, worldwide na pandemic. Dayon takanatag na tungan. Dayon pero karon atong ito pong tanan unsa na ni ngano man ni ugun sa man ni ang kalibutan po karon ng tana. Then pero sa tubangan si Ginoo man ni ang purpose. Luke 17 sa saing katuyan 20 to 21, ano ang subtitle is The Coming of the Kingdom of God. Ano yung verse 20? Now when he asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, he answered them and said, the kingdom of God does not come with observation, nor will they say, see here or see there, for indeed, the kingdom of God is within you. Karon sa nahita po sa kalibutan, muna itong kuhan, gusto na itong magkagawas, gusto tang na-save, na-save na, lamay man kasi, na-save na, tapos na, nga na ba yun, pero, ninaani pa mang hapon, nga no man eh. It is all about the kingdom of God. Manang, the same question sa mga physicists, astrophysicists, na sila pumunta na, unsa man yun, manang, karon mag-abot ta, niya na, ang question, o ang answer, ng question is, it is about the kingdom of God. Sa Acts 1:1-3, the former account I made of Theophilus, ang sulat ni kaning sulat ni Paul sa Acts is paingunin Theophilus. Ikaduha niya ang letter sa Luke, ang sa Luke, nabasaan ang sa Luke, magyapon ang title pa, si pa, kaning sulat ay ng Theophilus. And siya, of all that Jesus began, both to do and teach. First, to do, aya na gitudlo. Until the day which he was taken up, after he through the Holy Spirit had given commandments to the apostles whom he had chosen, to whom he also presented himself alive after suffering many infallible proofs, being seen by them during 40 days and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. Sa last 40 days niya sa kalibutan, wala siya nagtudlo about simbahan, wala siya nagtudlo mga bigo, wala siya nagtudlo ang iyang gitudlo. It is about the kingdom of God. O, nagpakita siya sa iyang pag-antos niya, namatay siya, nag-antos, namatay din, nabanaw, nagpakita siya infallible proof nga ang iyang gistudlo o giwali nga siya anak sa buhi nga Dios o naay gingharian sa Dios. Tinuod o iyan ang o ang last 40 days niya nga teaching, it is about the kingdom of God. All these things tanan sa iman ang karon. At ito na, Luke 17:22, but whole chapter, okay, di na ma-check ang atong mga motive. Unsa gyud purpose, nganong na may sunod ta sa Ginoo, may follow ta sa Ginoo, manang dagatang mga punta na, but ang pinaka-important is all about the kingdom of God. Sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. The righteousness of the kingdom of God. It is all about the kingdom. Seek ye first the kingdom. Unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God
see, mauna yung nagbasa na yun, the kingdom of God does not come by observation. See here then, because the kingdom of God is within us. The kingdom of God begins in us. Mauna, sila nagsugod ka o lakaw di sa ginom, mauna siyang the righteousness of God, unang pagpadayag sa righteousness of God, sila yung miingon ta nga Jesus is the righteous penalty sa sin. Manang nabunagin ta, o miingon, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Unless a man is born of water, he cannot enter. Then, ang problema ang naitabo is more on religious, okay, maka-enter na ko kay na-baptize na ko sa water, pero dili na may but, so, ang prinsipyo diha, mo immerse ka sa word aron ka makanunay, maka-enter in, o mo nang giingon, the kingdom of God is within us. The kingdom of God will begin in us. In us. Naa sa tua magsugod. Manang, retribution, nga naman ni karon na inaani ni, ano ka ni, but ang, o sa ka, ultimate, nga purpose, aron kita, makapuyo, o dili lang makapuyo, makapakita ta, that the kingdom, the infallible proof, that the kingdom of God, is true, and alive, in us, and we are part of that kingdom. Kumanan sa mga pagtulunan, ginayata unsa tanga part sa tapusan, at unang gitudlo, unsa tanga part sa kingdom. Manang, sinaitabo ko karoon, manang, nga nung, dahil kita mga pangutana, kanusa man ni, nga naman ni, but, ang purpose sa Ginoo, so that, the kingdom of God, makita, ugnia sa tuwa. Manang, ningon siya, the kingdom of God does not come by observation. Ningon sila, tanawin ito, nadalibat, because the kingdom is in us. Huwag manang, din sa Luke 17, ato nang itry, karon pag, tanaw, o manay, ahiya na ito, kung tanaw na itong niya na panglantaw, dayon, ahi dumasabta ng sugod sa chapter, verse 1 sa Luke 17, katong offenses, then repentance. Repentance is metanoia. Matong 7 times, manato ito rong balikon, manong repent for the kingdom. Repentance, di lang ngayon ko pa sa ilo. Kay, atong tanawin ito, murag, nga na ito, dili ana. Magkita na immerse ta sa word, sa revelation. Ngayon, metanoia, changing sa mind. Changing sa mindset. Kay, ang konsepto about sa kingdom on eh, but the kingdom of God is within us. Unsa di ang kingharian sa Dios? Unsa di ay misya? Manang, first the kingdom. Manang, hangtod nga dili mo lao mga itong pagsabot niya na mahitungod sa kingdom of God, manang dagantag mga pangutana, dagantag mga dili matugkad o the same nga question karon ang kalibutan, ang world. Sinanitun ko na ko'y tanaw karon nga may andlaw nga usa ka astrophysicist. 1643 na tao si Isaac Newton. Siya ay nakadiskubre sa law of universal gravity o sa ito isa ka law of sa mga star law of moving parts, sa moving diha sa heavenly bodies. Siya ay nakadiskubre niya na. Manang by 200 years ang mga nagtuon, nagaingon sila pagsugod, mga sabta na nato o madyang paabot sa 1700 na kasugod, din ito magsugod ng godless ideology nga, din ito kinalang Diyos kay
ato nang ma mapasabot ang mga butang pinaagi ni ning mga laws. Pero pa pagabot sa 1900 mga 1904, the more nga nakita nila ang beautiful mga ang mga laws nga discover ni Newton, pero the more sila daghag pangutana nga di matubag. Manang at the time nga 1904 nakin sila manang nagkinahanglan ta og bag-ong way sa thinking. Bag-ong panghuna-una. New paradigm, paradigm shift. Manang pila ka tuig miabot na manang miabot si Albert Einstein. Manang yung theory of relativity o energy. For pila ka years na discoveryan na po nila, wow, beautiful nga, mga maayo nga laws na pero karon po nga panahon na niabot po sa pangutana o desire ang mga physicists niin sila na kinahanglan na puntag paradigm shift na maka-answer sa mga question. Munang, the kingdom of God, it is a powerful force. Mga empire sa Amerika. Ano yun? The might of the army sa US Army. Army sa China. Army sa Russia. Ilang might. Munang, nisip the kingdom na ay force, na ay energy, na ay force. This import karon sa kung yun, mag-abot ni karon tanan. Ang ang kalibutan po karon. Okay, dito tayo magsugod sa ang Inisa Romans 1:20. For since the creation of the world, His invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. So Psalm 19, the heavens declare the glory of God, and the firmament shows His handiwork. The heavens, mga kalangitan, mga heavenly bodies, shows His handiwork. Day unto day, they utter speech. Night unto night, they reveal knowledge. There is no speech nor language where their voice is not heard. Their line has gone out through the whole earth, and their words through the ends of the world. Manang, His invisible attributes are clearly seen and being understood by the things that are made. Sumala niya nang makita. Manang, so, karon sa cosmology, sa physics, marami sila, we need a new paradigm. Nung nagsama sa naiyon sila itong 1904, na kinantag bagong mga laws nga atong madiskubrihan aron makatubag na niya itong mga pangutana, marami ni abot si Albert Einstein. Then, pero kung ni abot na po sila, unsaon, hey, sa ilang pagtuon, niya na, sa universe karon. Dahil gitawag na 75% o almost 80%. Ano na gitawag og invisible force, kabalo sila nga dunay force nga nahimo ng inani pero dili nila ma-determine mo nang ilahang gitawag og dark energy. It is kabalo sila nga naa pero dili nila ma-determine. Diyon na ay dili lang na ay energy nga ilang gitawag dark energy manang tun karon sa physics dili kay dark nga gikan sa kangitnit because dark adunay dark energy because they cannot determine diyan sa ilang capability sa ilang knowledge sa ilang mga laws nga dili sa ilang mga observation di nila ma-determine ng dark energy, dark force. Na-energy ang ilang itawag dark energy. Dayon, gawasan ng dark energy, kabalo po sila na ay gitawag o dark matter. Dark, not si Saling Abel, na ay invisible
matter, invisible nga mga object nga naa kabalo sila pero di na ma-determine. O, sinulitan ako, yeah, truly, kita yun. Dagana na kayo. Manong sila matanaw ko, mauna ang giingon din eh, sa Luke 17. Mauna ang kingdom of God, invisible realms, the kingdom of God, na gusto niyang ipakita ninyong kalibutan na nga naana o magsugod na in faith. Manong, mabuta karong faith, manong sa Luke 17:6-5, increase our faith. Increase our faith. Faith is substance of things so forth. The evidence of things not seen. Na adunay invisible force. Nitawag na dark energy. Adunay invisible object. Na di nila madetermine unsa na. Pero naa. Manang gitawag nila dark matter. O din 2,000 years ago gisulat na. Nga na ay invisible kingdom. O 6,000 years ago, sinang nagtawag siya ni Adam, yung gipili, yung gitawag si Adam until sana, na following yung mga prophets, maunay purpose, maunay reason nga nung ipangtawag sila. O sumala sa ingot sa 1 Peter, they are desiring to look into these things na ma-realize na og sa ato ning kapanahonan matuman ni. Manang ato ning tan-aon kay sa Luke 17 na din na masabda kay og ato ning tan-aon nining context nagsugla na sa tunga og mao di it is about pertaining to the kingdom of God. That the kingdom of God begins sa tuwa. This invisible force. Ito mga past na tunga teaching. Atong miracle ni Jesus nga ang word nagsugod naanadaan na sa atong sulod nakasulod na na built in na sa tua before the foundation of the world naana na manang karon ato lang ni away reminder atong i-check manang nagsugod ta sa Luke 17:1 kanya Luke 17:1 o ato ning sabton na niya nga panglantaw nga it is about the kingdom of God nga naa magsugod sa tua. Then, muna sila ni then, he said to the disciples, it is impossible that no offenses should come but to him through whom they come. It would be better for him if a millstone were hung around his neck and he were thrown into the sea that he should offend one of these little ones. Take heed to yourselves. If your brother sins against you, rebuke him. And if he repents, forgive him. And if he sins against you 7 times in a day, and 7 times in a day returns to you saying, I repent, you shall forgive him. Nga itong konsepto, ngay pasaylo, nga pasaylo na dili, ni lang ni magsabot, ang word is repentance. Repent! For the kingdom of God is at hand. That meaning sa repentance is metanoia, changing sa mind. Manang, ato mo sabitin nga 7 times, gabalik-balik nga sala magsigi o paano dili na may buti-pasabot, ang buti-pasabot, tumud kay adunay invisible force diha nga manang kingdom sa God nga watak nagtry ta sa pag, mabita, sa Luke 16, and I tell you, Peter, anong distract of revelation, I will build my church, revelation ni ana, nga kingdom, invisible kingdom, nga magsugod sa tua, sigitag, makasala, labi na karoon sa sitwasyon, manisunod, manayang, sa kunayon, atong i-check, ang ato ang, time ni kong pag-check on, naabat na ni or muhinta Lord increase our faith say musunod gawas ba tani ini nga kingdom manang kaning
Ngayon ito, ah, kakapoy ba ninyo? Balik-balik lumang kagunto ngayon pasaylo. Dili ni maibot pasabot. Nga nung nagsigita, repent, bitongod kay, nagsigita try sa pag-enter in niya ng invisible kingdom. O sige try, dili yung pag-perfect pag-sulong. Napay mga misis. Mauna ang kanunay, meaning ang repentance is always there. Changing sa mindset. Dili religious nga mga yo kung pasaylo kundi ay sayo pre ko kani sunod kani manang ay syempre po manang it is monay ug dili ni si sayon manang sabali mo imong tag ah magsige mo lang kag magpasaylo kita paryata na nang tanan kay nagtry ta pag interning invisible realm invisible force. It is a powerful force ni. Ngayon ng sa kuno even ng kanang nganahan nila na determine na 80% 70 to 80% ng dark matter o dark energy karon na all around us. Ginana mo na nakita mo nang it needs repentance. Ngano man? Manang ang sunod nga verse is ang verse 5 ngayon. And the apostle said to the Lord, and the apostle said to the Lord, increase our faith. So, nagin mo nang tanawang, ah, medyo, sigway, pasaylo, sigway, pasaylo, 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 ano, ang five, increase our faith. What is faith? Faith is the substance of things hoped for the evidence of things not seen, for by faith we understand that the world nga itong nakita karon gikan sa invisible force. Manang ngingon siya, dito sa taas, ang teaching ito is about repentance. Kita tanan, ana kalisod, ana ang try pag-enter in niining invisible realm, invisible force, nga magsugo din sa ito, not bismillah sa ito ang king. Mabita ng and I tell you, you are Peter and I will give you the keys of the kingdom of heaven. Then munang increase our faith. Dili lang ninyo yung faith nga o basta mo abot lagi ng inyong promise. No, it is this faith of the pag-enter in ni ini nga invisible kingdom. Invisible kingdom. Then, so, verse 6, the Lord said, if you have faith, like a mustard seed, you can say to this mulberry tree. Now, nailang parable, mustard seed. If you have faith like a mustard seed, pinakagamay, pero kung nagtubo, may mo siyang pinakadako ng kahoy. Pero kay John siya ang nailang tree. So you can see to this mulberry tree. What is a mulberry tree? Wala kang itanaw ang mulberry tree. Dari kayo, gamay kayo bunga. Pero ang iyahang ibutang dito is parparihan ni siya o lifespan sa tao. Pero naibahan mo dugay, pero generally, ang iyang lifespan pre sa tao. Yan, munang, tanaw ang context, yet the kingdom of heaven, the kingdom of God is within you. Increase our faith. Humingin siya, and you can say to this mulberry tree, ang mulberry tree, sama of human lifespan, humingin siya, be pulled up by the roots and be planted by the sea. Mabalhin ka o mindset, mabalhin ka o platform, mabalhin ang platform, mabalhin ang imong foundation dito sa invisible. Ibda, ibalhin na and it would obey you. Sige na, mulberry tree, nagsimulas na humanity sa tua. O magbalhin ta ni ana nga invisible ang atong life in mabalhin ni ana. Sa kung na yun,
Ma-check ni karon, mabutan sa mag-check ni karon, naanda ba ta, ana? Okay. Then, sunod tayo sa ngayon, grabe ang progression. Progression ni ining mga parable. Pumanig obeyo, and then, sunod tayo ng lahing nga parable. And which of you having a servant plowing or tending sheep will say to him when he has come in from the field, come at once and sit down to eat? But will he not rather say to him, prepare something for my supper and gird yourself and serve me till I have eaten and drink, and afterward you will eat and drink? Does he thank that servant because he did the things that were commanded him? I think not. So likewise, you, when you have done all those things which you are commanded, say, we are unprofitable servants. We have done what was our duty to do. Before the foundation of the world, by the word of God, naanatay mga destiny, natay destiny that our duty. Mapagay yun sa Ecclesiastes, for this is the whole duty of man. Fear God and do His commandment, for this is the whole duty of man. Marang, di dapat pasalamatan. Marang, ning gikan sa increase our faith, sa kanyon, it is, ato i-check ni karon kung sa kanina chapter, it is about pag-walking, maka-walk ba ta niya ng kingdom always. Then, manang dili, maghuwat o pasalamat because it is our duty. Dili, nagkinahanan ng reward because it is our duty. Wala na, the reason I live because this is my duty. This is my duty. Dili na kinahanglan. Manang, dahagi punta na kay, dahagi expect na dapat man, dahagi expect mo, mami, nungkata na, mami, manang daghang mga disappointment, daghang mga discouragement, nga daghang kay mga doubt, kay adunay, mga konsepto nga, dahil what? No, it is our duty to do. Okay. Manang, makapasinsya, makapasayon loka, kunay, nagsigwan, because, okay. Kaya pag kami lang mabalik, because this is my duty. Then, nangako tayo sa parable sa 10 lepers. Now, it happened as he went to Jerusalem, as he passed through the midst of Samaria and Galilee. Then, as he entered a certain village, there he met with 10 men who were lepers. Tanawa, Samaria and Galilee, who stood afar off. Dihin ni sa gingon ni kanta ni Moses, I don't want to worship from afar, draw me near. O dagan po drun ng mga believers na magsimba. Niya, labi na karong, di makatapo. Nasa layo, anong layo na kasi ginawa, manang di na makita. Sa una, kinala mo tapok yun, di ka ni kasimba layo, kasi di na may buti pasabot. Kung nakapuyo ta diha sa invisible kingdom, then dool ta. Then na Samaria and kaningman from Samaria, and they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. Kanipod nga sentence, kanipod nga pangaliupok, lagi na karoon sa sitwasyon, sige po tayo, no, kalayok na, tabangin ni, you know, sitwasyon, tabangin po, you know, nami ani karoon, kalisod, tabangin ni. Ang Diyos, ako na yun, labi na sa tuang mga believers, o believers na, ang Diyos, naara, just a breath, in Him we live and move and have our being. Ngayon siya, wak pa mo, o nangayo, kabalo na mo, wala mo na ngayon kabalo na kung sinyong gikinahanglan. Manang, have mercy. Kaluyin eh. Ginutabangin eh. Ninikaroon nga sitasyon.
Ang hinutabang na, tanan, God is not a respecter person. Mutabang siya, pero ang sunod. So, when he saw them, he said to them, go, show yourselves to the priest. Priest is a representante sa Diyos. Priest, ang Israel, representante sa Diyos, or, sa kanoy, iyalan ninyo mga butang para makita nga mag salamat ka sa Diyos, nag-glory ka sa God, pinaagi din hi sa makita na imo'y kapakita ang imong pagpasalamat. And one of them, when he saw that he was healed, returned and with a loud voice glorified God and fell down on his face at his feet, giving him thanks, and he was a Samaritan. Gi-specify yun. Sa napulo nga giayo, ang usara ang nagpasalamat. Ba't anong itawag? Gratefulness. Maupod karong panahonana. Sa karong marupod na lang siyang gino, tabangin eh. Pero dili, pilaray grateful. Sa napulo, usaray grateful. Unsa may timailan sa dili. Pero ang grateful pagyod ang Samaritan. Then, balik ka sa Luke 16, katong good Samaritan. To ay Hudyo, naglakaw siya, then nakita niya yung Samaritan na gitulo siya, nilikay siya sa pikas dalan. O na, isa katang niya gitulis, gikulata, samtumat, then nilabay ang Hudyo, nilikay, pero ang Samaritan, iyang gitambalan. Meaning, Samaritan, dili gani, dili siya religyoso sama sa mga Hudyo. Ang Hudyo religyoso. Gratefulness. Sa napulo karon, sa napulo nga gitabangan sa Dios, usaray grateful. Ugon sa may timailaning ungrateful, sige o bagulbol, mahupon ni ron sa kalibutan. Bagulbol na kang kahitabang, pero gamay ng pikir, pagpangakitag, patay, or patay gani ni Jonah ang mga sinaman at sa katapusan na ni, it is about patay. To grabbing, puno ang Facebook, puno ang, grabe ang, ungratefulness nga makita. Gihataga na ni, President, maupod ka ron. Sa kung ngayon, kini ka ron na itong gitanaw, sa Luke 17 gitanaw na ito, kung nabagyod ta, part bagyod ta sa kingdom. Tanaw ang progression ni ninyo teaching, karon pareha ka tanan, niya atang gibutang, na Lord have mercy, tabangin ni, you know, master, yay, tabangan sa kino. Pero sana pulo, usa lang ang grateful. So Jesus answered and said, were there not 10 cleansed? But there are not, where are the 9? But where are the 9? Were there not any found who returned to give glory to God, except this foreigner? And he said to him, arise, go your way, your faith has made you. So ngayon, sa verse 6, Luke 7, verse 6, sa rin nag-teaching siya about sa katong offenses, about sa repentance returns, na it is about the faith sa invisible kingdom. Nagtuo kang at doon may invisible, ikaw part niya na ng kingdom. You are part of that kingdom. The kingdom of God is within you. Ano ang sunod daw? Kita sa mga parisyon nini, gipungtana din siya. When he asked about the Pharisees, when the kingdom of God would come, he answered them and said, the kingdom of God does not come with observation, nor will they say, see here
or see therefore indeed the kingdom of God is within you. Manang atong pakita tong tulo ka mga tinaylan kung nahabata sa kingdom. Then, at the sunod. Then, he said to his disciples, the days will come when you will desire to see one, iman usa lang, the days of the Son of Man, and you will not see it. Nga naman, itong kinifail atong one, itong ipangisikutan, ning fail. Wala makita. Wala makita niya ang invisible kingdom. Wala siya nakapuyo. Nga ang kinharian sa Dios naara sa iya. He is proud. He is grateful. O kanun si Lord, ayan, si Bisan. O sorry ka naman yung offenses, katong niingon nga si Pasalud. Nagsigit tagtanaw nga ang lain tao, nagsigit kasayop. Ang ipakita dito sa Dios kita, mao'y permin ka sa'yo tungod sa kalisod pag-enter in ni invisible kingdom. Maranig tayo lang nila lumintar tayo. Sa'yo po nila, sa'yo nila, kalisod, invisible. Sa po na yun. Bisan ang mga bright sa kalibutan about sa cosmology, sa physics, so wala sila ka rin power pag-determine unsa ng dark matter o unsa ng dark energy, unsa ng invisible force o invisible nga matter nga naakaroon niya o pinaagi lang. Sige mo na, kanunay ang repentance. 7 times a day, changing sa mind, metanoia. Mo na, o dili to ni mo mahimsa ko na yun. Pag-check to. No, to hita na ano. Pag-check na yun. Ang sunod na to is about gratefulness. Gratefulness. Dili kayo magsigulat. Wala ko pasalamati. Hinoon, kita may grateful na to sa Dios. Because nabuhat na to ang atong duty as a man gibuhat before the foundation of the world. Umanamin siya, manamin siya din eh. Mabuto niyang panahon sa kalisod. Kano sa amin yung one of these days? Sa kalisod. Minta, Lord, pakita ko niyo. Dili ka makita, anak. And they will say to you, look here or look there. Do not go after them or follow them. For as the lightning that flashes out of one part under heaven shines to other part under heaven, so also the Son of Man will be in his day. Ngayon, hey, bisan sa universe, katong inyong sa makita, na sige, pugto na na. Sine, nakaroy, kanang, diha sa Europe, nagitawag hadron, particle collider nga madiskubrian bigbang sa pa, man sa Big Bang inikulide atong particle madetermine nila ang kainiton pila ka day seconds before sa Big Bang ang kainiton manang ang madiskubrian nila karon muna sila basa ko ani ilang tanda ko lamir ko na sa mga powerful kanang camera kita na ang kalibutan is ang universe is the increase di mo pwede yung sa Bible the increase of his government and peace there shall be no end. Then ang dili nila makita nilang data. Pero pag-iingog na yung sinugdanan, na yung beginning point, natin yung sinugdanan, natin yung nagsugod. Dayon, nanatalong dili, 13.8. Pero ang diligid nila matubag, kay kung magtanaw ka dili,
Then, pinagyan nilang telescope karon, radio telescope, makita, pilay, katong, kainitong, natong pagsugo, pagbuto, pilay kainitong. Mutan lang dito, tanawon diri, tanawon, bisag asa dapit nga, part, pariha yun, manang, nga naman, di nila ma, tubag karon manang sila, nagbasa ko ano yun, the lightning that flashes out of one part under heaven shines to the other part under heaven. Manang, oh, di ba, tubag. Sila pag letter be light. Manang, ang tubag, sa kalibutan ng karoon, naharag yun, manang yun, manang itawag na ito, generic sa Dios. Pero karoon, nagpaingunta karoon sa mga specifics. Kingdom of God. Paingon na tani, the reality. Itong ingon sa Acts. The infallible fruit of His nga nabanhaw siya, nga napamatuod that the kingdom of God is true because Adonai infallible proof. Ang kalibutan karon si nakadetermina lang Adonai invisible force o invisible matter. Sila kadisdili lang sila kadetermine unsa na. Huwag sila magtunta sa puno, sige, that is the kingdom of God that is ever increasing. Okay. But, first, he must suffer many things and be rejected by this generation. And it, okay, sabi mo, and as it was, in the days of Noah, so it will be also in, excuse me, the days of the Son of Man. Manang, mauna po di karon sama si Ginoo, tabangin mi, pero tabang, pero the same sa days in Noah, they ate, they drank, they married wives, they were given in marriage until the day that Noah entered the ark and the flood came and destroyed them all. Likewise, it was also in the day of Lot. Sa day of Lot, they ate, they drank, they bought, they sold, they planted, they built. But on the day that Lot went out of Sodom, it rained and fire, brimstone from heaven, and destroyed them all. Nga naman, sa days ni Lot, sa Sodom and Gomorrah, ano na yung mga they're desiring for the mga products sa daughters of men o sa mga angels, katong mga men of renown, muna ilang gidesire, muna yung panunan na pero wa sila nakakita o ang solusyon doon tanyana is the kingdom of God. Kung makita lang sila, makita lang nila ang gingharian sa Dios, just like Lot, nga gilibutan silang trabaho ni Lot na sa gate. Siya mo ay judge, matang ingon sa Peter, his righteous soul, gitorment day and night. Pero nga no, steady siya because the kingdom of God is within him. Manang, pag-abot sa angel, nakabalo sila nga ma-interest. Okay, dili sulog na. Nakadetermine din siya. Ano na kasi say revelation? Ano na say knowledge? Ano na say perception? Yan ang invisible kingdom o mga o ang mga pumupuyo ni ana. Monang si Lutra o ngayong pamilya mo'y nakabantay. Sama po ni Noah o ang iyang mga pamilya mauray na luwas. But on the day that Lot went out of Sodom, it rained fire, brimstone from heaven, and destroyed them all. Even so will it be in the day when the Son of Man is revealed. Mahapong panahon na ungrateful.
kamo rin itong makita sa mga tao. Ungrateful. Gataganan. Mga ilain na ni. Ah, siya harukon. Ungrateful. Maridagan. Dili ko sa nga ito ha. Santuog natin ng pandemic pero wala yun yung miss. Nga doon ay energy gata ng ginawa. Nga doon ay init. Okay, napiulan. Gratefulness. Maupon din yung adlaw. Muna, implante ka ito. One, tulo ka mga parabol. Ugmi-end sa gratefulness. And in that day also, he who is on the housetop and his goods, in that day he who is on the housetop and his goods are in the house, let him not come down to take them away. And likewise, the one who is in the field, let him not turn back. Let him not turn back. Because life is precious. Mas bililhon ang kinabuhi kaysa mga butang. Manandaghan ka ng na imong ungrateful, dili ka pasaylo tungod sa mga butang. Mubalik sa mga butang sa ingon sa Luke 16 o Luke 12 na yun. Beware of covetousness. Because one's life does not consist of the things he possesses. Manang ayaw magamit ta sa butang ng kalibutangan pero ayaw yun kawilihi. Ansaya, manang yun ayaw kasayang ba ni? Remember Lot's wife. Lord, niwang anghel, ayaw klingi, nga naman sila mulingi ka, ay pagkasayang, sige mo balik, ay kasayang ba ni? Kung sa nito po, nahin mo siyang pilar of soul. And then, whoever seeks his, whoever seeks to save his life, will lose it. And whoever loses life, will preserve it. Iwala no sa ubang nga chapter ano niyan, whoever seeks his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will preserve it. Loses his life for my sake. Sa tuging nito dili ito ang ayon pasalamatan, ato lang gihimo ang nanatong duty ng anong kay mo ni reason nga gibuhat ta sa Dios. And I tell you, in that night, there will be two men in one bed. Dayon gini. And one will be taken and the other will be left. Then two men will be grinding together. The one will be taken and the other left. Two men will be in the field. And the one will be taken and the other left. Meaning, mabita ni, muna akong isulti, pagsugod pa nining pandemic, sa tuwa karon, maningi, gitawag ta karo, quarantine, isolate, isa-isa, kay muna yung gusto, mga isa-isa, iti sa personal, ang kaluwasan, dili congregational. It is a personal. If you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart, faith in your heart, it is our faith. Okay. Ito ni qualify. So, the teaching sa una, our faith makasave sa itong member sa family. Pero kami ang specific ini to enter or ang pagpuyo sa kingdom of God, it is individual. Okay. Individual.
Katong ingon sa Acts 16, believe in the Lord Jesus, you and your household will be saved. Pagka-save, ganun tawag na to, born again. Pero to enter in niya ng invisible kingdom, now, individual na. Muna yung ipakita. Individual na siya. Muna ang matagusan na to, natay responsibilidad. At sa taron sa sunod. Sa sunod, ito nang ibalik doon na matagusa. Ba na kasawa? Anak ko na individual na to, personal, individual, aron ta maka-enter in sa kingdom. Ang saving grace, pwede ang member sa pamilya, may member sa makapay, but to enter in individual. Okay. Then, so yun, sama dito sa verse 5, nagsugod siya itong offenses, din pangay pasaylo, na yung mga ipasaylo, kapito, na yung pangapito. Diyan, ang sunod, yun lang, ang sunod, increase our faith. Medyo, layo kayo ang, yung samot, pero mana, kung sabto na ito about sa kingdom, maroon, masabot na ito, sama po nani. Lahat na siya namin, yung mga daghan, yung mga, sa kanil, ang ingon ko niya, mga checklist ni, kung naka-enter in, bata niya na ang kingdom. Yung two men, yung last, yung individual, pero sa 37, nung tana nagkalit, and they answered and said to him, where, Lord? Yung magkalit, asa man, Lord? Asa man, Lord? Di ba niya? Tanaw ang yung teaching sa Ginoo. Unsa man yung nabukta nag, asa man, Lord? Unsa man, Lord? Unsa man yung pumunta na, where, Lord? Unsay pangutan na gisugdag pangutan ani sa mga Pariseo, when will the kingdom of God comes? Maunay pangutana. Then nangutana, karon nakita na dahil sila, okay, kikinalan mo sa Lord, pero asa man, where? Unsa may asa? Asa man ni magsugod? Asa ang putana ni? Aron ni maka-enter? Unsa may tinailhan? Na naana mi ana, naana mi ana, naana ana, sulod, minin ka, enter in, kinog, what is within you? Naana ana, where, Lord? Then ang tubag niya, so he said to them, wherever the body is, there, the eagles will be gathered together. Tanaw si pong tana, asa man, una pong tana, asa man, gigaya sa Diyos. Ang gingharian sa Diyos, hindi makita sa tumunta na, ang gingharian sa Diyos, na ano mo? Yan ang pumunta na, where? Meaning, nangita siya ang estado. Unsa man, asa man napit? Asa man pagkain? Asa man napit? Then, ano napit asa mo? Asa man? Asa man napitahan? Siya, he said to them, where the body is, there the eagles will be gathered together. So, bang version sa NIV, sa Amplified, mas klaro na yun. Sana yung klaseng eagle? Kaya kang klaseng eagle. Manigingon. Sa 37, where, Lord? They asked. He replied. Ano yung sa NIV? Where there is dead body, there the vultures will gather. Okay. Tima niya, ang akong gingon kaniya, ang kining putulan, checklist. Kung nakapuyo, nabatan ini, puyo batan ini, sa gingharian sa Diyos, mga checklist niya. Nahinungta na rin sila, katapusan po, tano, aha man, Lord. Siya, nasa mo, pero unsa man, asa man. So, din siya, kung asa gani ng mga patay, naa, magtapok ang mga vultures. Kung sa'y trabaho sa vultures, tigkaon sa mga patay. Basa na yung mga patay. Manamugka ka ng mga vulture, katong agila, katong mga upaw. Dili po itong American bald eagle, kay, na yung itong bald eagle, kay tungod kay ang ulo, puti.
pero kaning vultures medyo murag why book ang taas na niya sa liog mano siyang vulture mukaon sa patay unsa man karoy prinsipyo unsa may revelation ani patay faith is the substance ari sa ta faith now faith is the substance of things hoped for. Katungan niya, Luke 17:6, increase our faith. Now, faith is the substance. Faith is the substance. What is substance? Mayun ko, halo-halo, na isagol, nangka, gatas, ngayon ko o concrete, cement, concrete, ang sagot sa concrete, ang substance sa concrete, na ay balas, na ay graba, na ay tubig, manay iyahang substance. Manay substance, halo-halo, na ay gatas, na ay ice, na lechiklan, na ay mais, na itong beans, mo na iyahang substance sa halo-halo. Pero ang faithhood, na faith is the substance of things hoped for. The evidence of things not seen. Ano na siya yung mga, oh, sa kanilang may substance, sa kanilang na siya yung mga partikulo, partikulo nga, nahimo siyang faith. Dayon, the same question, ngayon nila, Lord, where, Lord? The same po nga question ni Abraham, gitawag father of faith. Kung sa pungutan ni Abraham. Mabalik ka sa 1 to 7, si Abraham, unlock siya, upright siya kay murag 24 katuig ng saad sa Ginoo, 75 years old siya gisaran. Diyan panalanginan siya tan siya, "Oh, anak, niyon na siya." So nga basin nga kung pag-umangkon nga si Eliezer, siya, "Oh, no, dili, gikan gyud sa imong unod. Gikan sa imong unod. Makabaton kay anak." Diyan siya gawas siya tanawa din na sa kalangitan. Kasi nang makita makita nimo ng mga daghang mga stars, inana kadaghan ng imuhang kaliwat. And he believed it. Sa verse 6, and he believed and it was accounted to his righteousness. Pero sa verse 8, matana din siya, "Lord, God, how shall I know that I will inherit it?" Karun, ninto na siya, pero nangita siya timailhan. Motong itawag, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ay, pagtuo sa mga butang na dili makita, pero adunay substance. Munang, maupuntoy pangutana sa mga, itong sa mga parisyo, ay, mo sa pamingon, asa man Lord, nangita sila substance nga, tinood ba yun na ang anaana? Unsa may kasiguruan na mo? Unsa may siguro? Okay ko na. Himo na ito ninyong checklist sa taas. Sugod sa Luke 17. Paingon sa ubos. Dayon, moray katapusan ang virtues. Okay. Nangutana na siya. How shall I know? Unsa may anaana yun? So he said, God said, bring me a three-year-old heifer, a three-year-old female goat, a three-year-old ram, a turtle dove, and a young pigeon. Then he brought all this to him and cut them into down the middle and placed each piece opposite to the other. But he did not cut the birds in two. Sige mo, okay, kuhaan mo na pa. Pikasa, kanina mo dago, pikasa, pikasa. Ang isa diri sa pikas, ang isa diri sa pikas. Sa may buto, pasabot na niyo. Covenant. Mabita na, we are saved in the new covenant. Covenant. Nga nang ipikas doon, na kay kopya,
napunta si kopya ang isa. Mabit na nang we are saved in the new covenant faith. Sige, ingon ni Jesus sa Acts 1, pertaining to the kingdom, namatay siya, nag-antos siya, namatay siya, o nabanaw siya, nagpakitag infallible proofs, aron makita nga tinuod ang gingharian sa Dios, o maunay kasabutan nga iyahang gipakamatyan, gisulyuhan sa iyahang dugo. Covenant. Siti Milan? Covenant. O kung pikas patay, si Jesus namatay, and when the vultures came down on the carcasses. Ganiya, asa't nang kita now, pangutana nila, Lord, where? Where, Lord? He replied, where there is a dead body, there the vultures. Pangutana nila, unsa may timailan? Kung nakana niya ang covenant, adunay ba kong patay? Kung adunay patay, na ay vulture. Mga salita, kasabot, kali mo kasabot. We are not fighting against flesh and blood. Dili ni siya, vulture nga physical. Flesh and blood. We are not fighting against flesh and blood, but against spiritual host of wickedness. What's the purpose ni ini? Mukhaon sa unod. Faith is the substance of things hoped for. Sabi ni Sayani, now faith, ang pagtuo mao'y ang unod sa mga butang na dili makita. Faith, mao na ang unod, mao na ang mga laman. Ug ang unod sa tuang pagtuo mao ang kasabutan. Kung ang naan ang kasabutan, buhing-buhi ng kasabutan, buhing-buhi, nag-operate na ang kasabutan, adunay patay. Kung adunay patay, naa kanunay ng mga vultures na mukaon sa unod na mao ang kasabutan. Pero, responsibilidad ni Abraham. Mabalik ta na itong duha, nagtapad, duha nga nag-uban, responsibilidad sa matag-usan nato pagpahawa sa kumakaon sa unod sa atong pagtuo. It is our individual responsibility to drive away the vultures in our lives. Na anak kanunay, kung buhi ang pangutana, Lord, unsa may timailan? Dili ganin ka maglibo, dili ganin ka dagha pangutana. Huwag ka na, hindi, wala ka. Pero naa ganin kay daghan ganing vultures kumakaon sa unod sa imong pagtuo. Kay gustong mukaon sa unod sa imong pagtuo, managiin niya, naa na ka na. Munang, faith is the substance, may unod. Thanks of all, the evidence of things not seen. For by it, the elders obtained a good testimony. The elders of old obtained a good testimony. Manang si Jesus, sa kung mas bulahan ta karon kaysa atong panahon, matuman ng ingon sa kanilang bisan ang angels of prophet of old, they are desiring to see the realization na makita unsa ka powerful ang kingdom sa God. Kanina invisible force na atong ipagawas kini sa tuwa, atong ipa-emit sa tuwang kinabuhi. Kanina dark matter o dark energy, invisible force, invisible matter. Ngani akaroon sa toa, magsugod.
When by faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so the things which are seen were not made of the things which are visible. Manayon ni Paul, our triumph in Christ, 2 Corinthians 2:12-17. Furthermore, when I came to Troas to preach Christ's gospel, another door was opened to me by the Lord. I had no rest in my spirit because I did not find Titus, my brother. But taking my leave of them, I departed for Macedonia. Now, thanks be to God. Thanks be to God. Grateful heart. Grateful heart. Sa Timoteo 4:17. Dili kita maingay pasalamatan. Dili ta maghulat og pasalamat, pero kita magpasalamat kami ng Jesus. Grateful heart. Sa kung ingon, tanawa, napulo ang sa napulo ang tumagun sa Dios, panilanginan sa Dios. Usara gyud ang mo balik. Gratefulness. Now, thanks be to God who always lead us in triumph in Christ. Pero unsa nang triumph? And through us diffuses the fragrance of His knowledge in every place. This is the kingdom knowledge. Tignan na ng world karon. They are waiting for the new paradigm. In 1904, muto ang bagong paradigms kaya na-discovery ni Einstein ang law of relativity. Ang discovery niya ang MC squared. Pero karon, the more na sila question, hindi nila matubag until now, or they are waiting for that knowledge, new paradigm of knowledge. O walay makatubag, walay makahatag, anak, kundili kita. Manong dingon ni Paul. Now, thanks be to God who always leads us in triumph in Christ and through us diffuses the fragrance of His knowledge in every place. For we are to God the fragrance of Christ. Sa to, ang pangutan na, Lord, asa man, where man, unsa may timailan sa kang Adam, unsa'y timailan, unsa'y kong timailan, fragrance of Christ in every place. To the one we are, and to the one we are the aroma of death, leading to death. Why? Patay. Sa uban para, sa uban patay ta. Mabita ng naay? Vultures. Why? Sa iyo ni Paul. I am crucified with Christ. I die daily. If any man comes after me, means Jesus, take up his cross daily, death, and to the other, the aroma of life leading to life. Manang, Lord, usiti man yan? Adunay aroma. Adunay vulture na kumakaon. Kay we are, sa niyon, triumphant, we are fragrance. And through us diffuses the fragrance of His knowledge in every place. Then we are an aroma of death leading to death because of the covenant. Itong Adam, Abraham, natakapars na ata niya ng covenant of death ni Christ. It is no longer I. Nakikovenant nga, hindi na ako'y mabuhi. Gabito na yun sa kanang yun sa Romans 10:9. Padawaton, hindi na ako
ako may magbuo, tingin ako may mapuyo, ikaw na. Nag-covenanta, nakigsaanta nga, siya na maoy, mabuhi, o gili na kita. Pero lagi, listen, muna ang it needs, gikinahanglan kanunay ang repentance. Kinahanglan repentance, 7 times daily, dili na para sa uban, kundi para sa tua. Then, thankful, gratefulness. Ano yung progressive na progressive? Then, and who is sufficient for these things? For then, nag-speak na si Rene as a minister. For we are not as so many peddling the word of God. But of sincerity, but as from God, we speak in the sight of God in Christ. Bisan sa panahon pa ni Paul, sa iyang panahon, daghan nang nagpidol. Masa namin yung pidol? Maligyan mo ka ng sorry-sorry dyan, na maligyan yung taho, ano, pidol. Isda, isda mo dyan. Inana po karon. Walay kalainan po ng sorry-sorry sa pulong sa Ginoo, pero gipidol ang world. Asa mo apod, mga minister o sa sign, timailhan po, o sa checklist na mo, tapos ang checklist na, wala ko na mo gipidol ang word of God. But as of sincerity, but as from God, we speak in the sight of God, in Christ. Isa sa panahon ni Jesus, bigan pa sa panahon sa una, ang paggamit, pagdala sa ngalan sa Diyos, gigamit para pagpidol, para magkakulatan. Mapunilit na mo anin. Sa time ni Jesus, ng simba dito sa temple, muna yung nakita. Luke 21 na mauni ang verse 7 ini mauna ang parallel sa Matthew 24 nga tribulation. Ang verse 7, magsugod ang tribulation. Pero before magsugod ang tribulation, sama sa Matthew 24, tribulation, pero maupod ni sinuganan. And he looked, and saw, dito siya sa temple, and saw the rich putting their gift into the treasury. And he saw also a certain poor widow putting in 2 mites, so he said, truly, I say to you that this poor widow has put in more than all. For all this out of their abundance have put on in offerings for God. But she out of her poverty, but in all the livelihood that she had. Okay. Imani, dili tungod kay pobre, dili tungod kay dato. Dili unsa kadako, unsa kagamay. Ang giingon niya din eh. Ang iyang tibuok, kinabuhi. Kinabuhi. Manang kinabuhi. Ang iyang tibuok, kinabuhi. May iyang gi-offer. Kanta bita ta, I offer my life, Romans 12:1. I beseech you therefore, brethren, by the mercy of God, that we present our bodies as a living sacrifice. Unsa nga sacrifice? 2 Corinthians, aroma through us diffuses the aroma of knowledge. Aroma, death to death, then of life to life. Then, dili ni about sa pobre o about sa dato, kundili, ang iyang pagsalig sa kinabuhi, sa tibuok niyang kinabuhi. Trust in the Lord always. Lean not in your own understanding. In all your ways. Trust in, there seems right to a man, but it's destruction. Manang, ang kinatibukan, pagsalig sa tibuok kusog, tibuok kunahuna, tibuok pagkatao. Okay. Then, verse 5. Then as some spoke of the temple, how it was adorned with beautiful stones. Sa Matthew 24 na yun, Lord, tanawang pagkagatahong kayo sa mga templo, pagkagwapo, pagkapatsaday kayo. Pero nga nung natahong na, tungod sa mga donations, piddling the word of God. And he said, these things which you see, the days will come in
which not one stone shall be left upon one another that shall not be thrown down. Na kanggan sa ni tabo sa una lang debate. Na bugawon tanan sa simbahan. No sa ni panglantaw. Sendani sa una mingon ng Sabadista dapat Sabado. Then ang mga Muslim dapat Bernes ang Israel. O Diyos, Bernes. Mga Kristiyano, Domingo. Pero karon it will not matter. Sa Bernes, karon Bernes pa. Well, ako ba nag-prepare sa Bado? Ako na nangyayin ko. It will not matter. What matter sa inyo? Nagpuyo bata sa kingdom. Mana? Katong mga checklist na itong tanaw. Nagpuyo bata sa kingdom. The kingdom of God is within you. Ano man? Sige, ingon ni Paul. For we are God's fellow workers. You are God's field. You are God's building. Mabita ng sa itong teaching sa 666, iabot ng panahon na kaning alawas mo sa into incorruptible. Why? Because we are God's building. Dili siya puyo na ito, Isaiah 66. Where is the house that you build for me? Naasa tong sulod, naghulat magbusikan. Naghulat magbusikan, nasa tong sulod. Ang word naka-inscribe, naasa tong DNA, sa patch, itong kinabuhay, pagmubuto na niya siya. Umutong ngayon na ito, ang mulberry tree, mo-obey, unyang paingon dito sa dagat. According to the God's grace, according to the grace of God, which was given to me as a wise master builder, I have laid a foundation and another builds on it. But let's one take it how he builds on it. For no other foundation can anyone lay than that which is laid, which is Jesus Christ. Now, if anyone builds on this foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, dato, needle, pobre, hey, straw. Dili na, yun na ang pagtanaw na, hindi na yun ang pagtanaw. Each one's work will become clear for the day will declare it. Manan, sige nga na, unsan ang day, sa 666, tunga-tunga, sa simana, because it will be revealed by fire, and the fire will test each one's work of what sort it is. If anyone's work which he was built on it endures, he will receive a reward. If anyone's work is burned, he will suffer a loss, but he himself will be saved. Yet, so as through fire. Manang, the kingdom of God does not come with observation, because mung observation, it is outside. The kingdom of God is within us. A whole chapter sa Luke, it is a checklist kung naka-enter in ba ta kanunay sa kingdom. God bless us all.